Likely siya nahirapan. Eh, Diyos eh. Pero tunay na tao rin siya. Kasi kung hindi siya tunay na tao, mawawalang saysay ang kanyang pasakit. At kailangan ng pasakit na ay magkaroon ng kabuluhan. Bakit? Ang kabuluhan ng kanyang pasakit ay ang ganap na pagpalis ng ating original na kasalanan. Para nang sa ganun, tayo ngayon ay naging ganap na tagapagmana ng kaharian. Inalis yung balakid. Ang balakid ay ang original sin. Okay? Inalis niya yun. Nilinis niya. Kung baga. At ang magandang paliwanag na ganito ay kinailangan, ganito, nung ating nilapastangan ang Diyos sa pamamagitan ng ating unang magulang, sa pagsuway ng kanyang utos, ang ating ginawa ay kalapastanganan sa dakilang tagapaglikha. Ngayon, bilang mga nilikha lamang, wala tayong ganap na kakayanan at wala tayong ganap na antas ng dignidad upang mabayaran ang puri na ating nilapastangan. Kailangan maiangat ang antas ng ating dignidad, ng ating kapurihan para maging katanggap-tanggap ang anumang gagawin nating pagbabayad-puri. Okay? Sa makatuwid, dapat iataas ang antas ng pagkatao. Okay? Upang mangyari yan, plano na nga ng Diyos Ama sa pagsimula, no? Na siya'y lilikha ng katawang tao na ang antas ay napakataas. Ganap ang antas ng pagkatao na halos kapantay ng kanyang pagka-Diyos. Iisa lang yan, si Kristo. At sa pamamagitan nun, si Kristo lang nagkaroon ng karapatan na magbayad puri sa ating mga nagawang kalapastanganan. Kaya nga nasabi, it was He who put our sins on His shoulders. Because He is the God-man. We could not put the sins of others. No matter how holy you are, you cannot put the sins of your fellow man on your shoulders. But Christ can, because He is God-man. He has the dignity in order to stand face to face with the Father and said, "Your will is done." Amen. Amen, ha? Natapos na. Ayun ang kanyang tubulin. Ano ang tinapos niya? Yung hinango niya lang ng kasalanan. Paano niya hinango? Nang kanyang tiniis ang pinakasukdulan na sakit, sukdulan, pinakamatinding paghihirap. Wala nang taong iba pang naghihirap ng ganun. Kahit na po yung mga kinusipiro ng mga kriminal, hindi nagdaan ng ganun masakit yung kanyang torture, yung agony, yung scourging. Hindi. Si Kristo, mula nung hinagupit siya, no, ay lapnos-lapnos, butas-butas na ang bagay. Maaari, sabi nga ng mga medical finding, ha, maaari doon pa lang sa pag-upit, sa agupit sa kanya, ay maaari naghihingal mo na yan. Eh, bagpun, sa halip doon, inupo pa siya, binalutan pa siya ng balabal na nagkadikit-dikit sa kanya mga sugat. Alam, tanda niyo, sugat niya mahigit 5,840. Okay. Bukod sa doon, binalabanan pa siya at inupo siya, pinutungan pa siya ng koronang tinik, na yung koronang tinik doon, dalawa doon tumago sa utak at maaari na lang ikamatay din niya. Yung dalawa'y napakalaba. Talagang pasok na pasok sa kanyang utak. Ano? Pero bukod pa doon, tinanggap pa niya ang pagpasan ng krus. Eh yung pagpasan ng krus, kaya nga po ang tawag doon ay krus. Sa atin po ang krus is krus. Hindi po, sa Romano, pag kumanong ka, X yun. Hindi po krus yun. X yun, X. Ang krus sa Romano is the crossbar. Crossbar. Yung crossbar po, yun ay puno, hindi ba magkano'n, hindi mga magkano'n. Yan. Dito. Barrel. Ito, ang dalawang kamay nakapalupot ka na yun. Pinakar ka niya. Hila-hila siya ng kadena. Hila-hila siya. Kaya pagdapa niya, sumpro.
bunsod, buong mukha, buong katawan, kinakalagkan pa rin ang kabayo. Kaya, kalagkan pa rin ang kabayo, alas na yung buong katawan na sa tuba, yung kabato. Diba? Titigin ngayon sa kabayo, ano ba yan? Itayo yan! At tatayo lang naman. Kaya kung akala nyo yung cross, sabi, itatayotan na, nagtatayo yung cross, eh, di ba? Yan naman ganun kayo, kape, di ba? Pero subukan natin sa susunod po na sinakulot, tatayotan, padalin natin ng cross. Na kinakalagkat ng kabayo. Bakit doon sa bundok? Naku, yari tayo nito. Hindi natin mauubos isipin kung ano ang hirap at sakit na dinaanan ni Kristo nung pan-araw na yun. Kaya po ako talaga sa totoo, kung umpisa lang ko ninyo, masamang-masama ang aking loob tuwing nalalaman ko na gusto ngayon ng simbahan na burahin na ang Santa Misa at gawin na talagang ganap na pagdiriwang ang Misa, pagdiriwang sa bagong sakit. Muling pagkabuhay ni Kristo sa akin. Wala naman po ako magagawa dahil hindi naman ako kapangyarihan ng simbahan, pero sa akin, napakalaking kalapastanganan at kamalian sapagkat si Kristo po nung itinatag ang banal na misa ay sa huling hapunan bilang paghahanda ng kanyang kamatayan. Hindi bilang paghahanda ng kanyang pagkabuhay. Ayoko maging suwail, ayoko lumabag at hindi sumunod sa inang simbahan. Mahal natin ang inang simbahan, pero sa pambihirang pagkakataon, masasabi kong pagdasal natin sila sapagkat ito'y napakalaking pagkakamali. Napakalaking pagkakamali. Kaya pagkakamali niya, hinahamon na nila mismo ang karangalan ng Diyos. Ang Diyos ang nagtatag. Walang tao kahit sino maaaring bumura niya. Marami na kung binura tayo eh. Utos ng Diyos, binura natin eh. Bawal gumawa ng imahin eh. Gumawa tayo ng imahin eh. Kailangan manghiling tayo sa araw ng Sabat eh. Ayaw natin ng araw ng Sabat eh. Gusto natin ng Linggo eh. Pagkat yung Linggo, yun ang utos ni Constantino. Yun ang araw ng pagsamba kay Heraclitus eh. Ayaw na natin sambahin talaga ang Diyos. Okay? Eh tayo naman mga Marian, eh sunod-sunod tayo. O sige na nga, gagawin natin banal ng Sabado sa pagsamba naman kay Maria. Oo na, meron na din gano'n, pero nagagawa natin mang banal. Eh, yun ang kapatid natin sa Leo. Hindi nga makarating dito na sapat yun eh. Tuntua ko kanina, lumandok yung puso ko. Pagpaba ko sa konsing tante ko na, may nakita ko sa likod, maluwag yung damit, kulay blue, hindi naka-uniforme. Na medyo may puti-puti po sa ilalim ng itim-itim na, na bagong tina. Sabi ko naku, sa wakas, dumalo si Beth. Talaga, ayoko pa lumapit eh. Dahil ayoko atakihin sa puso, baka si Beth nga. Tahan-tahan ako napit. Dahan-dahan si Beth. Mabuti na lang bago ko magkisig lumingon. Hindi pala si Beth. Si Brother Ella, yung brother, and then brother Eddie. Pero talaga, nandang yung puso ko. Akala ko sa wakas, bumalik na uli yung ating prodigal na kapatid. Wala. Hindi pa rin. Prodigal pa rin. Okay, siyempre, chismis na naman ni Nanay John. Ayun, tinapan ni Brother John ng prodigal. Magagalit, tatawag na naman sa akin. Bakit mo naman ako ginaganyan? Ayun, iiyakan ko. Hindi na tayo magkanto. Ano, gano'n? Dahil nga tumadami lang ngayon sa kanya ng uli. Ipaglisan na lang po natin. Kasi talaga po dito ka. Kung meron kayong mga mahal sa buhay, nararamdaman niyo ayaw niyong sumamba sa Diyos sa tuwing araw. Sabi niyo, kung pwede, kung makakayanan, kung meron silang kulok, kahit konting pagtingin, dito muna tayo ng Sabado, kahit konti lang, kahit konting pagtingin dito. Kung talagang hindi naman tayo nagbabahagi dito ng kabulastugan, hindi naman tayo nagpapasikatan dito, hindi naman tayo nagyayabangan, hindi naman tayo gumagawa ng krimen dito. Hindi naman po sayang ang panahon nila. Yung natututunan nila dito, hindi po nila matatagpuan kahit saan. Sa totoo na. Sa totoo na. Inaanyayaan po sila, hinahamon po sila. Kung meron silang ibang nakikita na nagpapaliwanag ng ganitong mga hiwaga, ng ganitong mga misteryo,
bakit ako malakas ako? Kasi alam ko eh, dahil sinabi na po ng Panginoon sa akin, eh, kayo ang aking gagamitin, magpapaliwanag kayo ng sandaigdigan pagdating ng kaganapan ng panahon. Parin ko na ang kaganapan ng panahon. Bumayo kayo at manguna natin, pamalita na. Ano Panginoon, ay narin ko na. Kapagat nandiyan na, nandiyan na yung Antikristo, tagal na, baka pangyarihan na, bumubuo na siya ng one world government mula sa Pransya. The man who calls himself Christ. His first name is Emmanuel. Kasi si Kristo hindi daw tinawag na Emmanuel. Siya ang katawag na Emmanuel. So anyway. Okay, so ito po yung incarnation. True God and true man. Begotten, not made. From the first moment of his conception in the womb until now, he sits at the right hand of the Father as a God and man. Okay, si Christ is one person in two natures. The Blessed Trinity is three persons in one nature. Nature, the question of what is the nature is, what are you? Okay? Nature determines the realm of possible action. Nature determines the realm of possible action. Ang nature, then, ang uri ng nature ay nagpapayag, nagdidetermina kung ano ang maaaring gawin. Okay? Ang person, ang tanong ng person is, who are you? Yan naman ang nadetermina na yan ang gumagawa ng aksyon. So, yung nature, yan ang determina kung ano ang pwedeng gawin. Yung tao, yan ang gumagawa ng gawain. Intindihin? Intindihin? Pagdina lang natin, ano ang Diyos? Ang sagot dyan, Espiritu ang Diyos eh. Bakit? Kasi pwede siya kahit saan. Pwede siyang into circumlocution, pero siyang immanence, pwede siyang kung saan saan. Marami siyang pwedeng gawin. Dahil Espiritu siya eh, hindi nakikita. Sino ang Diyos? Ama, eh, depende. Noong unang panahon, siya ay nagpakilala bilang Ama. Noong contemporary times, hanggang nito mga middle times, siya ay nagpakilala at nagahari sa simbahang katoliko bilang Diyos Anak. Ngunit sa panahon ng kaganapan ng panahon, itong huling mga panahon ng daigdaigdig, nagpapakilala, nagpapahiwatig bilang kaganapan ng Santa Claus Diyos, ay nagpapakilala bilang Diyos Ina. Magulatan mo nun eh. Ano mahirap doon? Ano mahirap doon? Ang tanong nyo, bakit ang tagal-tagal din? Sabi yan tayo, wag yan. Kalukuhan eh. Sa tagal na pinagbabawal sa ating malaman ng katotohanan, napakalaking kalokohan. Ayaw nilang mabito natin. Bakit? Kapag tama po sila eh. Tama po sila. Alam mo bakit? Kasi kung nung araw pa natin alaman ng katotohanan, hindi nyo natapos ang mundo. Ngayon ang nalalaman na natin ng katotohanan, dapat natin ibahagi na upang nang sa ganoon ang lahat ng makasalamuhan natin na makatanggap ng mensahe natin ay maaari silang maganda sa darating na kaganapan at katapusan ng daigdig. Tulungan natin ang ating mga mahal sa buhay na makapaganda ng kanilang mga sarili. Okay. Napag-usapan na kasi namin, the human being is not me, is not just a nature. My mother did not give birth to a nature. My mother gave birth to a person. An individual is conscious and the subject of his own actions. It is I that thinks for myself and acts and makes decisions. It is what I refer to when I say me, myself, I hear. Yung persona is me, myself, I hear. Diba? Pero yung katauhan, hindi me, myself, I, it is a what. Yung katauhan ay yun yung naging anak ng nanay ko, isang tao. Okay, yung pagbabaha, yung pagsasama, pagiging kaisa ng Diyos at tao, sa pamamagitan ni Kristo, ang tinatawag is hypostatic union ng ang dalawang kaurian, ang kauriang Diyos at ang kauriang tao ay nagsama sa isang unit, sa isang individual. Ang tawag po dyan sa pagkakaisa ng dalawang kaurian na yan ay hypostatic union. Nung masa, halimbawa,
ang isang mga gawain o salita ni Kristo ay nagpapahiwatig ng gawain o salita ng isang bahagi niya, no? Pero bibigyan ng kabilang bahagi. Para, pag sinabi ni Kristo, ako'y nauuhaw. Sino nauuhaw? Ang Diyos Anak o si Kristo? Siyempre yung nauuhaw si Kristo. Pero pinagbibigyan, hinahayaan ng Diyos Anak na mauuhaw yung katawang tao because ganap na tao. Di ba? Okay. Ngayon, pagka sinabi naman yan, ako at ang aking ama ay iisa. Sino kaysa ng kanyang ama? Ang tao o ang Diyos Anak? Ang Diyos Anak. Okay? Kailangan natin maliwanag yan kasi papaliwanag natin sa kapwa natin. Pag sinabi, ako, si ako, sinabi ni Kristo yun eh, di ba? Tinatanong mo kung sino ako, ako na nga. Yun ang sinabi niya, ako na nga ang Diyos eh. Yung ba, napunitan ng damit yung mga ano, di ba? Mga, ano ba ito? Pariseo, Saduceo, napunitan. Ay, sakrileo. Kasi ang tinitingnan nila, yung katawang tao ni Kristo. Sakrileo yun, kung yung katawang tao ng salita nun. Pero yung pagka-Diyos na ng salita nun eh, ako nga. Di ba? Yun ang hindi nila na-gets. Hindi nila na-gets. Na yung kaharap nila, tao, Diyos, Diyos at tao. Yan, ha? So, Christ is God. It is right to say that God worked as a carpenter in Nazareth 2 years ago, or to say that God died on the cross. Tama. 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 Tama sabihin, ang Diyos ay carpenter, naging carpenter, ang Diyos ay namatay sa cross. Tama. Because talaga naman Diyos yung namatay ko niya. Talaga naman Diyos si Kristo. Kaya tama din naman na sabihin na si Kristo ay tao. Bakit? Eh namatay eh. Kaya ako nga sa krus eh. Nasaktan eh. Dumugo. Di ba? Dumugo. So, tao talaga. Pinanganak eh. Niluwal nga eh. Di ba? Kasi tao talaga. So talagang ang Diyos ay tao at ang tao ay Diyos kay Kristo. Hypostatic yun yun. Okay? Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng ginagawa, lahat ng ginawa niya, lahat ng sinabi niya, lahat ng kanyang pinakita, pinahayag dito, ay bilang Diyos tao at taong Diyos. Meron akong kompletong set na 4 na volume at 1 diary noong tiktaw ng Il Uomo del Uomo Dio, The Poem of the Man God. Ito po ay isang visionary na lumpo, hindi makalakad sa loob ng 30 taon na higit. Sinulat niya yung ibinibigta sa kanya ng Diyos, no? Pinakita, kinuwento sa kanya lahat ng hidden years, kung anong ginagawa, at sa magpunta pagkatapos ng resurrection, si Elizabeth Ravasio. Ang gusto ninyo, pasahin ninyo sa bahay. Ayoko lang ipahiram. Dahil yung nangihiram ng dibusan, mauwain ninyo. Hindi ko alam, Maria Valtorta pala, hindi pala si Ravasio. Sorry. Maria Valtorta. Kung gusto mong hiram eh, sa bahay. Ravasio tayo, mankind. Ha? Ravasio, mankind, there. Mother of mankind, si Ravasio. Okay. Na yun ay medyo may konti question. Okay. Si, Maria Valtorta. Maria Valtorta. Candidate for beatification. Okay. Okay. Madami pong naging kontrobersiya. Yung mga docetists, for example, ay inaamin nila si Jesus ay Diyos, ngunit ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay tao. Naniniwala sila na pakitang tao lang. Alam niyo yung pakitang tao ay hipokrito, di ba? Pakitang tao ay hipokrito. Yung monophysites, ang kanilang isip ay yung pagkataon ni Kristo ay sinakop na ng kanyang pagka-Diyos. Kaya mula nung naging Diyos, wala nung kumaba siya, naging Diyos, yung tao dati, naging Diyos na. Okay? Parang na sumama na sa tubig ng dagat, na wala na yung kanyang pagkasarinan. Eh, mali po yung mga pagkaakala na yan. Parehong mali, parehong isip tao. No? Ang pagka-Diyos naman, ang mga Arianismo, mga Arian,
Ito yung sinali at ang tema nila. Marami pong Katoliko Kristiyano ang sumabi sa Arianismo. Sapagkat ang Arianismo naman, ang sinasabi, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Ha? Nang tulad ng pagka-Diyos ng Ama. Sa halip, no, si Kristo ay mas mababang uri na Diyos. Okay? Nilikha siya ng Ama. Yan. Kaya po, maingat po ang ating Nicaea na sinabi, si Kristo ay hindi nilikha kung hindi siya ay nagmula. Hindi nilikha, hindi created, nagmula, begotten. Begotten, not made. Nagkaroon ng panahon na ang anak ay hindi po yan paniniwala ng Arianismo, no? Pero sila ay kondina at pinagpapatay ng mga Kristiyano nang itinatag sa Nicaea at sa Constantinople na sila ay mali ay pinagpapatay sila ng mga Kristiyano. Ang mga Jehovah's Witness, mga Mormon, mga Protestante ay medyo modified ng konti. Ang totoo lang, karamihan ito katulad din ng Iglesia ni Kristo. Kilala nila si Kristo bilang tao lang, no? Baka daw propeta, maaaring propeta si Kristo, pero hindi tataas sa propeta. Tala ng tao lang, mas mataas si Manalo. Dahil si Manalo ay anghelit. Oo. Sabi ko naman to sa kaibigan ko, anghel ba si Manalo? Eh bakit Felix ang pangalan? Bakit hindi anghel mo? Dapat anghel Manalo, anghel siya, di ba? Hindi Felix. Eh si KRB, Eduardo, wala naman nakikilalang anghel Manalo. Bakit ang tawag niyo ang Lord? Eh, ang Lord Manalo. Okay, principle of atonement. Ito lang, bibilisan ko na po. Ang ibig po sabihin ng atonement, ito yung pagbabayad puri. Pagbabayad, kasi pag may utang, babayaran, may demand eh. Diba? Pagka ikaw umutang, merong demand na hawakan ka, di ba magbayad ka? No? Atonement ang ibig sabihin kabayaran. Pero kataka-taka po itong salitang ito, atonement. Pag sinabi mong nagbayad ka ng utang, wala ka ng utang. Di ba? Nagbayad po rin ka, wala ka ng kahihiyan. Di ba? Pero mas higit pa dyan ang ibig sabihin ng atonement. Si Jesus, ang Panginoong Jesus, bumaba sa lupa ang anak, ang Diyos anak, nagkatawang tao siya, upang siya ang magbayad po rin sa Ama. Siya ang naging atonement for the sins of man. Atonement. Ngayon, kung titignan natin yung atonement, ang ibang ibig pong sabihin, at sa, at one man. At one man. Kung titignan ninyo, po ninyo, yung act of atonement ay isang gawain ng pakikipagkaisa muli. Pakikipag-one. So, si Jesus, at one man, okay? So si Jesus ang nagbalik sa tao sa pagiging kaisa ng Diyos. Okay? Kaya bakit? Ito, dakilang bahagi ng Ebanghelyo 17 San Juan. Palagi ko sinasabi sa inyo, pinakadakilang bahagi ng Ebanghelyo ito. Sana i-memoryahin natin, dasal-dasalin natin. This is the greatest and most powerful passages of Scripture. 17 St. John. Father, at last, no, I have done all that you have commanded me to do. Nagawa ko na po ang lahat ng iniutos mo sa akin. Lahat ng ibinigay mo sa akin ni isa ay walang nawala. Kaya't ibinibigay ko na muli sila sa iyo. Ama, gawin mo po silang iisa. Hindi niya sinabi, Ama, gawin mo silang magkaisa. Hindi. Ama, dinadasal ko po, gawin mo po silang iisa. Tulad ng pagiging iisa nating dalawa. Upang sa ganun sa kanilang pagiging iisa, ako ay maging kaisa din nila. Diba? Ako nabubuhay sa kanila at sila naman ay nabubuhay din sa akin.
pagdinasal natin ito, ang lahat ng ating hilingin sa Kanya, binibigay. Lalo na yung makausap natin yung ating mga mahal sa buhay, lalo na yung hiling tayo ng kagalingan, kaya tatapusan natin, malay natin, magkaroon ng kagalingan, anak, itinapun namin din eh, sa araw din ito, sa gabi nito. 17 ang buwan. Kasi dito po yung atonement eh. Ito yung ginawa ni Kristo eh. Dahil ito yung panalangin ni Kristo eh. Ama, gawin mo silang isa. At sa kasawi ang palad po ngayon, kitang-kita natin ang gawain ng kaaway ng Diyos. Bakit? Sa buong daigdig po ngayon, kitang-kita at ganap na ganap, markado-markado ang pagkakahiwa-hiwalay, ang pagkakaaway-away ng sangkatauhan. Away-away, away ng away. Diba? Dito na lang ang politika natin, napakatindi. Pumunta ka sa Facebook, pumunta kayo sa social media, murahan na murahan, tatakutan na murahan. Away na away. Wala kang magkatawa na kaisa. Samantalang si Kristo ang nagpakita, nagpatunay ng pagiging pagkakaisa. Ano mga prinsipyo daw ng mga pagkakaisa? Yun daw, pagkalala ng pagkalapastangan ay dapat ay katumbas ng antas ng karangalan ng nilapastangan. Di ba, siyempre? Ay, minuro mo lang siya. Eh, yung mura ko sa mababang tao, parang yun sa mura ko doon sa matas na tao. Di, pareho lang. Hindi. Mas grabe yung minura mo yung matas na tao, di ba? Dahil kasi mataas yung kanyang karangalan. So, ganun din po ang nangyari sa Diyos. Dahil ang Diyos ay walang hangganan ng kanyang kataasan, majesty, infinite majesty. Walang hangganan ng kanyang karangalan. Dapat din, yung nilapastangan natin siya, yung kalapastanganan na iyon ay infinitely sinful. Walang hangganan din ang kalapastanganan. Kaya nga, nararapat na ang tawag niya ni Agustin dahil walang hanggan ng kalapastanganan, walang hanggan, eh kaya nga niya tinawag na original sin. Hindi walang hangganan. So baka ito ay walang hangganan, eh makakalahat ng tao hanggang sa katapusan ng daigdig. Eh walang hangganan eh. That is where the term original sin comes from. Una na at walang hangganan pa. Galing, ano? Kaya nga, ang dapat na magbayad po rin sa walang hangganang kalapastanganan ay hindi maaari yung may hangganan lamang. Kasi hindi kayang abutin ang may hangganan ng walang hangganan. Diba? Kailangan na magbayad po rin ang magbalik muli, mag-ibalik muli ang pagkakaisa, no, ng mga may hangganan sa walang hanggan ay yun din walang hanggan. Kaya nga po, nararapat talaga na magkatawang tao si Kristo at itaas ang antas ng karangalan ng sangkatauhan upang nang sa ganon maging karapat dapat at katanggap-tanggap ang pagbabayad puri ng tao sa kalapastangan ng nagawa sa walang hanggang karangalan ng Diyos. Para kanino namatay si Kristo? Para sa lahat. Wala pong ibinukod namin si Kristo. Hindi po namatay si Kristo para lang sa mga naniniwala sa Kanya. Kasi po, nung binuo po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit ng lupa, ang Kanyang plano ng pagliligtas ng sansinukob, ayun po ay nabuo kaakibat at kasabay sa sandali ng Kanyang paglikha ng sansinukob. Okay? Sa makaduli, ang plano ng pagliligtas ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan ay upang iligtas ang kabuuan ng sangkatauhan. Hindi yung mamimili siya. O ito ha, nililigtas ko dito yung mga tisoy lang ha. Malas na lang yung medyo. Sa panahon niya. Ha? Sa panahon namin yung pagliligtas sa lahat ng panahon. Pagkasala lang tayo, redeemed na tayo. Oo. Pero meron tayong parte, yung ating espiritu redeemed na, pero yung katawan mo kailangan mo pa rin magbayaran. Kaya na meron temporal punishment. Tay, nga eh, kaya sabi, diligtas na tayo ni Kristo, kaya
Magdiwang na lang tayo. Magdiwang na tayo. Oo nga, pero parang ano yan eh, parang yung loss of faith, loss of hope. Kasi dapat nang umaasa tayo talaga na ang operative, ex opera operator, yung gawain ng pagliligtas ay laging nariyan sa tuwing tayo magkakamala. Kaya, kung magdiwang na lang tayo, maging masaya tayo, it's okay. It's okay. Naligtas na tayo. Pero kung gumagawa tayo ng kasalanan dahil sa kusang loob natin pagkakasala, kaya, okay, mahabang pag-usapin to, no? Pero we have to go back into the psychology of sin. Tandaan niyo, kasi tayo po, nung pinalaki tayo ng mga lola natin, yung magmura ka lang, malaking kasalanan. Yung tumura ka sakali, kasalanan. Di ba? Yung hindi ka nagmano, kasalanan. Ang dami kasalanan eh. No? Hindi po ganun. Maaaring kasalanan yun, pero minor na kasalanan lang po yun. Ang kasalanan mortal, ang ating pinag-uusapan dito, ay kasalanan nakakapatay ng kaluluwa. Ang kasalanan yun ay mayroon tatlong pangangailangan upang maging kasalanan. Di ba? Una, kailangan likas na masama. Tunay na masama. Ano yung tunay na masama? Yung lumalabag sa kaurian nature of man. The nature of man. For example, murder, inherently wrong. That's why abortion can never be justified. Never be justified. Never, never. Maski na ilang kaysa Amerika, dahil sa panahon ni Obama, ang inappoint niya mga huwes, no, ay lahat pro-choice. Kaya tanong-tanong talaga, ano. Eh ngayon, si Trump, Kristiyano si Trump, Katoliko asawa, eh una niyang inappoint, Katoliko. Eh ngayong ina-appoint si Bar, Katoliko. Patay kang bata ka. So ngayon, galit na galit, yung mga Democrat kay Trump, talagang gusto siyang patayin. Lahat na nag-iimbento na sila ng kahit na maling akusasyon. Bakit? Kasi ang pinaglalabanan ng Democrat is Roe versus Wade. The right, the legal right for abortion. Kaya matindi ngayon sa mga eskwelahan sa California, pagka ikaw ay nagsalita ka tungkol kay Kristo, tatanggalin ko, kung ikaw teacher, tatanggalin ka sa pagtuturo mo. Kung ikaw ay nurse o doktor na ayaw mo mag-abort, papakulong ka. Okay? Sa California yan. Pero nawawala na ngayon kasi natatakot sila na itong taon na ito, up for review uli, yung Roe v. Wade statute. Yan. Dumadating na naman yung kapangyarihan ng Diyos, bagamat talo sa metal na panahon, tinanggal lahat ng krus, tinanggal lahat ng Kristo, baka wala ng Christmas. Ang panahon ni Obama, bawal ng Christmas. So, happy holidays na lang. Ngayon, ano unang ginawa ni Melania Trump? Ganun, bawal ang Christmas. Pinuno niya ng 100 Christmas trees sa buong White House. Okay? Ang daming bilin yung nakapaligid sa White House. Natakot ako. Iba naman ito. Super OA, Catholic ito. Diba? Yan ang dahilan. Bakit? Kahit anong kasinungalingan, ibibintang nila kay Trump. Ang pinaglalabanan, ang pagpatay ng sanggol. Yan ang pinaglalabanan. Yan ang simbolo ni Satanas. Yan ang presensya ni Satanas. Bakit? Kasi, yung nakalagay sa Biblia, make your offerings of human sacrifice to the god Molech. God Molech. Ang mga sanggol inaalay na sakripiso kay Satanas. Bakit? Kasi sila yung inosente eh. Sila yung wala pang sala. Okay? Pero gusto ni Satanas na patayin na kagad yung walang sala. Diba? So, today, ang malaking conflict dyan is life. Life is the big issue. Choose life or choose death. Again, going back to Genesis, paradise. Do not eat the fruit of that apple. From the moment that you eat of the fruit, your eyes will be open and you will know the difference between good and evil, and that not moment you will die. So, ibig sabihin, when you choose to eat, you choose death. Do not choose death. Choose to obey and you choose life. Yeah, you see? This is the battle for all eternity. Hindi lang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, ito ang labanan, life and death. Truth and lies. This is the battle. This is why, talaga po totoo ito eh. Nakakatuwa. This is why, mula noong second chapter of Genesis, going into the third chapter of Genesis,
ang babae ang focus. Ang babae ang focus. Ang babae ang focus. Kasi ang kasaysayan ng sangkatauhan is a struggle, a fight. Okay? Between good and evil. See? Between truth and falsehood. Between life and death. See? Between the woman and Satan. See? And lahat, ito sabi ko na ngayon, ito kayo, lahat ng ayaw tanggapin ng babae o nahihirapan sila kilalanin ng babae ay tinatanggap ang kaaway ng babae, walang iba kundi si Satanas. Ngayon ko sinabi yan, matagal nang pinapasabi ng mahal nila yan. Sabi niya, tawagin mo ang lahat ng mga anak ko. Tinatawag ko sila, nakilanlin ako, payagan nila akong sila'y aking kupkupin upang sa ganon, mapagtanggol ko sila sa mapanganib, mapagpinsalang mga pangil ni Satanas. Pag wala tayo kay ina, I don't care kung sabihin mo, hindi, natural ako, hindi naman ako mahilig din eh. Nung kailan nakausap ko yung mga, ano yan, Legion of Mary. Tanong ko doon sa kanilang isang, parang, pamuno-muno na, nagrunusari ba kayo araw-araw? Oo naman, araw-araw, pag may time. Anong rosary niyo? Kung ano yung rosary of the day, ano? Hindi ba ang utos ng Simbahang Katoliko, 3 mysteries a day? Ang binong una yun, sobrang ngayon. Nay, kailangan na ba? Hindi, tataposin ko na. Sige. Nung araw ho yun, hindi na ngayon, bago na ngayon. Okay? Sabi ko, sino ang nagbago? Hindi, binago na ng simbahan. Sabi ng simbahan, ang rosaryo ngayon eh, once a day. Ano yung once a day? Isang mystery. Okay. Tanong mo yung pare, Father, kailangan ba mag-rosaryo every day? Ay, that is ideal. If you have time. But if you have no time, once in a while is okay. Okay. Tanong din naman sa ibang pare, Father, when I pray the rosaryo, should it be the 5 mysteries? No. Even one mystery only is enough, that's already the intention is enough. Father, kailan ko pa ba akong mag-one decade every week? Eh, nahirapan ako na, basta may intention ka lang, okay na. Ha, ano nangyari? Eh, ang galing, ano? Yung 2,000 Hail Marys. Ako ay walang alam kung saan pinanggalingan nun. Hindi ko alam yun. I must confess. Ano? 2,000 Hail Marys. Nung una kong na-encuentro yan, ay, isa Cruz Maligay. Nung pinunta namin si Padre Tito, Si Tito, dyan dati sa Cruz Maligas eh. Hindi mo alam? Hindi ba kapatid mo si Padre Tito? Ha? Santa Quiteria. Santa Quiteria, tama? Santa Quiteria. Okay. Ay, doon kami kumakain kami. Sa Tito, alam mo dito, madaming panatay. May stage kasi eh. May stage doon. Sabi ko, ano yung stage? May krono pa dyan. Ay! Diyan umuupo yung kanilang ano, reyna. Eh, reyna, meron silang ano eh. Meron silang parang, mesayera. Ano pong ginagawa niya? Ay, yan yung panata ng 2,000 Hail Mary. Ha? 2,000 Hail Mary? Oo. Ba't yun? Ano, saan galing yun? Sabi ng Tito, hindi ko nga alam eh. Dumating ako dito, meron yan eh. Eh, anong ginagawa? Nagtitipo, mag-ilang Hail Mary. Hindi nga, sabi ko, hindi nga brush o paano. Nakikita namin yan, pag madaling araw, dumadating yan, pumapasok sa gate nila, nakapila, hamakamang pila. Nagdadasal ng Hail Mary. Gumagapang. Gumagapang, parang ahas. Okay.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Kumakapang. Hanggang dumating sa stage, tapos umakit yung mayora sa stage, para daw ahas. Tapos upo, papasok yung sigat, ako pagkakaroon. Hanggang matapos yung 2,000 Hail Mary. Katas papasanin siya. Papasanin siya. Sigawan silang sigawan, lalabas sa sila. Ako, araw-araw ginagawa yun. Hindi ho, tuwing Sabado. Wala nang kalimutan ko yun. At pamisa-misa, nabibibig ko yung 2,000 Hail Mary. Yung isang kaibigan kong, kaibigan ata ni, ano, ni Ilagan, kaibigan ni Nora. Ano ni Nora, Nora, tinaka. Kaibigan niya yan, yung nagkwento sa akin na sila eh. Sila yung panata nila yung 2,000 rosary. Hindi naman ako nainip. No, kasi hindi ko alam talaga eh. It's not fair for me to comment. I can only...